So ang topic natin, yung ihi ng ihi, lahat tungkol sa pag-ihi, may problema sa pag-ihi, normal na pag-ihi, at yung sakit sa kidneys din, depende kasi sa sintomas ng pag-ihi. Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron na naman tayong health tips para sa inyo, Doc Lisa, sa pag-ihi. Yes, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ihi at sakit sa inyong urinary tract. Libong taon na ginagamit ng mga sinaunang doktor yung ihi para malaman ano ba yung sakit natin. So inaamoy nila, tinitingnan nila yung kulay at tinatanong ano yung mga sintomas. Yes, so ang katawan natin may tatlong dumi yan. Dumi galing sa bituka, yung tinatawag na nating tae or dumi nga po yun. Meron din po dumi galing sa ating kidneys o yung ihi, nasasala yung mga dumi sa ating kidneys, at yung bile galing naman sa ating gallbladder o sa ating apdo. Okay. Ang ihi ay mula sa dugo na nasala sa kidney kasi yung dugo natin, dadaan yan sa kidney, iikot doon para salain. So, every minute, sinasala niya yung mga dadaan na dugo doon. At yung mga tinanggal niyang dumi, yun yung lalabas sa ating ihi. So, ang ihi, binubuo yan ng tubig. So, may tubig yan, may dumi, ang tawag doon yung mga urea. Meron ding asin, ang tawag doon mga urates. Yung bitamina na sobra, iniihi na ng katawan yon, katulad ng vitamin B, vitamin C, nilalabas yan kapag sobra. Yung mga mineral na kinain natin, protina, kasama na dun yung creatinine, yung fats at carbohydrates na sobra o kinain natin, inilalabas na rin yan. Tsaka yung mga gamot na ininom natin. Gusto natin ha, tatanggalin lahat ng dumi sa ating katawan. Yellow yung kulay ng ating ihi kasi galing yan sa pigment mula sa blood. So, yun yung inilalabas. Pag-usapan natin yung mga sintomas na nararamdaman ng ating urinary tract. Pinakamadalas nilang makita sa microscope o minsan sa ating mata, nakikita natin mapula or may dugo ang ating ihi. So, abnormal na yan. Yes, kasi diba sabi natin dapat yellow, light yellow. So, kapag naging pink, mapula, ibig sabihin may dugo, minsan di natin nakikita sa ating mata, pero pag idinaan sa microscope, pag tayo nagpa-urinalysis, ano yung mga sakit na merong nakikitaan ng dugo? Cystitis. Ito yung infeksyon dun sa ating pantog. Pag sinabing cystitis, infeksyon sa pantog, ito po. Dahil pantog. Sa bakterya. So, nagka-bakterya doon. May lagnat, masakit ang puson kasi di ba ang ating pantog medyo mababa yan. Minsan naman, madalas umihi o masakit paglabas ng ihi. Meron ding tiyatag na pyelonephritis. So, ito naman, infeksyon ng kidney mula dun sa bakterya. So, may lagnat, masakit balakang, pero usually isang side lang ng balakang. Madalas umihi. Balakang dito. Oo, loin. Dito sa loin, no? Dito. Oo. Yan. Yes, meron ding tinatawag na glomerulonephritis o yun naman yung pagkasira ng pansala. O, kasi ang pansala natin, ang tawag glomeruli dun sa loob ng bato o kidney. So, pag yun ang nasira, glomerulonephritis, merong acute, biglaan, may chronic, matagalan na pala. Ilinaw ko lang yung sintomas ng UTI, yung sinasabi mo, mahapdi. Pag ang infeksyon dito sa bladder, dito sa pantog, kadalasan mahapde sa dulo ng ihi. Yung matatapos na ihi mo, doon yung oops, ang sakit, ang hapde na sa dulo. Pero kung yung masakit, buo masakit, baka sa iba naman ang cause. Diba? Sa lalaki, ganun din eh. Minsan sa pag-ihi, mahapde din. Sa lalaki, hindi lang sa pantog, pwede rin sa prostate eh. Kung may lalaki kasi may prostate, kung meron tayong prostata, minsan mahapdi din. Tapos yung sinasabing mapula yung ihi na may dugo, hindi talaga pula na ano ba, parang pakwan na pula, hindi ganon. Ang pagkapula niya, pink lang. Parang konting-konting pink lang.
parang may bahid na konting pula-pula-pula, konti dugo na yun. Diba? Hindi talaga kailangan dugo na lalabas eh. Yes, Doc Lisa. Sa microscope kasi nasisilip nila. So, merong prostatitis, infection naman ng prostate, glanda makalalakihan, pwede din bato sa bato o kidney stones. Mm-hmm. Yan, dun medyo mas mapula yung ihi ninyo or mas pinkish talaga. Ang kidney stones talagang iiyak ka sa sakit sa kidney. Sa may singit, ang feeling ng kidney stones, karamihan ng Pilipino nagkaka-kidney stones, para kang madudumi. Diba? Dati nangyari ito sa akin. Parang dudumi ka, dudumi ako, pero walang dumi lumalabas. Yung pala, yung sakit na parang iiri ka, kidney stones na yon. So, napakasakit nun kasi pag naipit dito nga sa ureter, pati doon sa kidneys. Yes, Dr. Lisa. Yes. Pag din tayo ay nag-ehersisyo ng matagal, yung mga long distance running, pwedeng mag-pink yung ihi. Hindi rin maganda yung sobrang exercise na talagang pagod na pagod. Meron din na didisgrasya. Yung na-hazing, yung nabugbog ng sobra. Na-discuss ko na rin, hazing, di ba? Nabugbog ng sobra, nasira yung muscle, nadurog, hindi makalabas sa ihi. Puro protina eh. Nahirapan yung kidneys, hindi makalabas dahil sa nabugbog siya, nasisira. Isa din, katulog na sinasabi ko sa inyo, para hindi masira kidneys, huwag masyado maraming karne. Diba? Na kwento sa akin, meron daw ngayon na all you can eat, Korean beef. Na pag ginain mo lahat yan, puro karne, medyo mahihirapan din ang kidneys mo. Pag nasobrahan, mahihirapan siya, baka tumaas pa creatinine mo. So, hinahinay lang sa Ang kainin natin doon, yung protein. All you can eat vegetables ng mga Korean food. Kasi kaya nga nila sinasamahan ng vegetables . Kasi may beef daw ngayon, all you can eat. Yes. Sige. Pag may tumor, pag humihi talaga kayo ng dugo, nakita nyo, magpatingin po agad. Kasi meron din mga tumor. Ang maganda lang dito, pag naalis ng maaga, okay na. Tapos, tignan din natin yung kulay ng ating ihi. So, depende ito sa hydration ng katawan natin o yung dami ng tubig sa ating katawan. So, kapag medyo kulang tayo sa tubig, hindi ba nagiging medyo madilaw. Sobrang dilaw. Mapanghi. Oo. Pero kapag tama lang, dapat light yellow lamang ang kulay. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka na uminom. Basta naging yellow na, uminom ka na, dehydrated ka na. Gamitin mo na lang yung utak mo kasi hindi na gumagana yung sensor natin ng pampauhaw. Yes. O kaya naman, yung mga nagtatrabaho na nasa aircon, di sila nakakaramdam ng init. So, dapat lagi din tayong iinom ng tubig. Minsan, maputi naman yung ihi natin. Parang may puti-puti. So, pwede itong nana or white cells o protina o yung tabang na kain natin. So, pag may infection, may mga puti-puti din. So, sign of infection yon. So, pwede rin medyo reddish brown. So, ito naman yung sobrang bilirubin mula sa ating atay. Kaya nga po, yung mga may sakit sa atay, di ba parang kulay iced tea, yung kanilang ihi. Sintomas yun ng sakit sa atay. Yung mga hepatitis A, di ba, nagiging kulay iced tea din. Tinatanong yan ng doktor. Tsaka yung mga umiinom ng gamot na rifampicin, nagkakos din ng pagkaroon ng reddish-brown na ihi. I-add ko na rin, yung uminom ng mga vitamins, di ba? Vitamin B, C, kompleto. Kasi misa sobra sa vitamins, di kita may ihi mo, nagbabago rin yung kulay. Di ba? So, masama ba yun? Hindi naman masama. Kaya lang, gusto ko yung vitamins, mas tama. Mas gusto ko talaga yung vitamins sa prutas mismo, di ba? Tinuturo ko sa prutas mismo, sa rambutan, sa gulay mismo, doon ng vitamins, mas hindi dumidilaw yung ihi. Kasi sa tableta, ibig sabihin, sobra-sobra yung dose . Kaya tinatapon din ng ihi natin. Kaya pag tingin mo sa ihi mo, yellow-green, di ba? Yellow-green yun . Naka-vitamins yun. Pag sobrang concentrated na yung reddish-brown, pwedeng maging black. So, dahil din yun sa gamot o yung dugong luma naman. Yun nga kung naglalabas na ng dugo doon sa inyong pag-ihi. Meron ding orange color, ibig sabihin dehydrated na tayo or may sakit din sa atay o umiinom ng mga gamot katulad ng mga Primaquine, yung mga vitamin B2, yung riboflavin, yes, tayong yung INH. Sinasabi. Yan, orange yun. Yung gamot para sa TB, naka-orange din ang ihi. Pero okay lang yun. Tapos, minsan pwede din blue or green, blue-green, maaring may nainom kayong gamot
o dye dun sa inyong kinain, kasi ngayon, di ba, naglalagay na rin sila ng food coloring. So, isipin nyo, ano ba yung nakain ninyo. Pero meron ding mga sakit ng pamilya. Ayun, pag ganun, itatanong na natin yung mga familial benign hypocalcemia, hypercalcemia, yung mga ganung mga sakit. Tapos, ito, isa pang nararamdaman natin, pumunta naman tayo sa mahirap umihi. So, minsan, ang dahilan ng mahirap umihi, baka kinakabahan ka. Di ba, pag may kaba ka, nahirapan ka umihi. Or depende sa lokasyon, baka naman sa tingin mo, very open yung pag-iihian mo. So, hindi minsan makalabas yung ihi. So, yung mga prostate gland na lumalaki, so naiipit yung tubo. Yung tubo kasi ng pag-ihi ay dumadaan sa gitna ng prostate. So, kapag lumalaki yung prostate gland, naiipit yung tubo. So, yun, nahihirapan umihi yung ating mga elderly o yung mga lumalaki yung prostate. Tsaka, syempre, kapag namamaga, may infection doon, yung mga prostatitis, nagkakause din ng hirap umihi. Tapos, minsan doon sa urethra, doon minsan mas masakit pa. So, maaring cause, sa babae. Kung sa babae or sa lalaki, nandito po yung urethra o yung pinakalabasan na, yung huling labasan ng ihi, maaring may infection, maaring nasugat, o dahil may kidney stones, kasi masakit po talagang lumabas ang kidney stones. So, yun yung mga kadahilanan ng hirap umihi. Meron din naman madalas umihi, polyuria. Nararamdaman din yan. Pag uminom tayo ng mga kape, tsaa, alak, malamig, yung buntis, ihi din ng ihi, o minsan takot. Minsan yung takot, either hindi maihi, o ihi naman ng ihi. Tsaka yung may cystitis o yung infection sa pantog, yan, minsan naman pandalas ang pag-ihi nila. Yung mga diabetiko, pag nakita nyo, madalas nagra-rashes, tapos merong mga yeast infection sa kababaihan, tapos ihi ng ihi, baka po tumataas ang sugar. Tapos yung mga may bladder prolapse sa kababaihan, o yung buwa, yung mga pelvic organ prolapse, kasi nga o yung may damage sa puwerta dahil sa panganganak. Yung buwa kakakarga minsan, mabigat ang kinakarga, bumabagsak yung mattress. Meron kulang din siguro sa exercise. Yes, kasi sobrang mabula ang ihi, ang comment, papa urinalysis po tayo. Dapat yung ihi nyo, normal naman may bula. Pero yung bula dapat nawawala. Ulitin ko ha. Normal may bula sa ihi, pero yung bula dapat nawawala after 1 minute. Observe mo. Pag hindi nawawala yung bula, mabula pa rin, parang may sugar o ano, magpa-check tayo, check for protein. Baka may diferensya po yung kidneys natin. Urinalysis po. Yes. Baka naman din umiinom yung mga tao ng pampaihi. Eh, syempre, mas iihi tayo. May mga gamot ho, may mga pasyente na nabigyan ng pampaihi, mas madalas din yung ihi nila. So, tignan natin ano yung mga gamot na iniinom natin. Pero sa akin, madalas ako umihi, wala naman ako sakit nito. Okay lang, kasi malakas ako uminom ng tubig. Yes. So, sa mga sumusunod sa payo ko, 12 glasses of water a day, okay lang ihi ng ihi. Kasi nga, nalalabas mo yung dumi. Normal yon. Itong mga sinasabing ihi ng ihi, yung sobra-sobra talaga, tsaka hindi ka naman uminom maraming tubig, ihi ng ihi, ibang usapan yun. Diba? Yes. So, meron naman pagkakataon, konti ang ihi o liguria ang tawag doon. Konti yung lumalabas. So, maaaring may kidney failure, yung nabanggit ko kanina na glomerulonephritis or dehydration. Baka nagtatae na, kulang na talaga sa tubig, kaya hindi na siya umiihi. Meron din yung gassy urine, yung parang may utot o pneumaturia doon sa pag-ihi. Maaaring nagkaroon ng koneksyon mula sa bituka papunta sa pantog, or kaya naman mga fistula na tinatawag mula sa nagkaroon ng koneksyon doon sa pantog at sa puwerta mula sa panganganak. Okay. Yun. Tapos, kailan tayo paano magpa-urine test? Ito po, importante, urinalysis. Ang tawag nila dito, midstream urine. Kung pwede, sa mga kababaihan, o kahit sa lalaki, kuha muna tayo ng mild soap, magsabon muna tayo ng, kung nasa bahay po kayo, ano, or bago kayo pumunta sa laboratory, sabunin muna yung puwerta o yung labasan ng ihi, banlawan mabuti, at tuyuin. Tapos, pag binigyan na kayo ng lalagyan, pupunta na kayo sa comfort room, iihi nyo muna yung unang
umihi muna kayo, may lumabas muna. Tapos yung gitna, yun ang sasaluhin nyo. Gano'ng karami, yun ang tanong. Hanggang mga 10 ml. So, kumbaga yun, dalawang kutsarita yun, yung dami, 10 ml. Tapos may amoy din. Amoy, tignan nyo rin yung amoy ng inyong ihi. Minsan baka, parang may ammonia, diabetic yun. So, o kaya baka may kinain tayong bawang, spinach, mushroom, truffle, yan. Maaamoy yan. Tsaka yung pag umiinom tayo ng vitamin B6, maamoy din yung ating ihi. Pag may protina, ang ihi yon mabula. Ano? Normal na beses ng pag-ihi. Yung iba, 6 to 7 times sa 24 oras. Pero kung mas marami ang iniinom, pwedeng 4 to 10 times a day. Okay din lang yon, depende. Gano'ng kadami ba yung nilalabas nating ihi? From 800 ml to 2 litro. Kasi pag nagpapawis ka, hanggang mga 800 ml. Pero kung hindi ka gano'ng nagpapawis, 2 litro din ang iyong ilalabas. Tamang yes. Pag-inom ng tubig, dapat 2 minimum. Sa walang sakit, ano po, sa normal na taong pinag-usapan natin, mga 2 litro kada araw sana. Ako o 8 baso. Yes. Habing nagpa-check tayo ng urinalysis, di ba? Tapos nakita natin lumabas diabetic, di ba? Diabetic, mataas yung blood sugar. Ang gamutan sa diabetes, number one, syempre magbabawas sa matatamis, di ba? Tapos kung mataas talaga blood sugar nyo, palagay natin mga 200, mga ganoon, kailangan na uminom ng gamot, di ba? Magpapacheck tayo sa doktor para doon sa gamot kasi hindi pwede kayo resetahan dito sa Facebook. Diba? Kasi sasabihin ko lang sa inyo, ano yung pangkaraniwang binibigay na gamot? Yung mga glyclaside, mga diamicron, may metformin, tapos mayroon din mga insulin binibigay na gamot. So yan yung gamutan doon, bawas sa matatamis at magpapapayat kung diabetic. So yun yung isang gamutan. Tapos para naman sa UTI, urinary tract infection, ang murang gamutan na walang gagastusin, para happy ang mga viewers natin, wala magrereklamo, 10 to 12 glasses of water, di ba? Tapos kung gusto nyo pa libre talaga, pwedeng 2 basong tubig, di ba? Kunyari may infection ka sa ihi, wala ka talagang pera, inom ka lang 2 basong tubig agad, tapos mawawash off yung ihi. Minsan, gumagaling na yung infection sa ihi, mababawasan na. Pero minsan, kung talagang umabot na dito sa taas, dito na sa kidney na masakit, kailangan na uminom ng antibiotic. At minsan, di nakukuha ng oral antibiotic, kailangan ma-admit ka pa sa ospital bago bibigyan ng antibiotic sa swero. So, ganun po. Pupunta na po tayo sa treatment part nitong ating show. Urinary tract infection, so pinag-uusapan po dito, kidneys, ureter o yung tubo, pantog at urethra. So yan po ang lahat ng coverage ng ating dinidiscuss. Unang gamutan, binibigay po antibiotiko. Sinong doktor ang pupuntahan? Pwede po ang nephrologist o yung doktor para sa kidneys at saka urologist. Pwede din po magpagamot, babae o lalaki, pwede din sa urologist. Pwede rin sa mga kababaihan, kailangan din natin ng lifestyle change. Kailangan mild soap lang ang gagamitin sa puwerta, importante ang kadinisan. Tapos, sa panty liner. Huwag na ho tayong gagamit ng panty liner kung wala tayong menses. Yes. Pero kung may menses, allowed naman yan. Sa mga kababaihan, ang pagpupunas po ng tissue, harap muna papunta sa likod. Minsan nakakalimutan natin, likod papunta sa harap. Hindi po maganda yun. Mas maganda yung harap papunta sa likod. Tsaka kung may regla, dapat maghuhugas. Kasi yung regla, ano yun eh, maduming dugo yun. Maraming bacteria yun. Kaya maghuhugas so, na higit. So, kung magpapalit ng pads, kailangan po naghuhugas din. Inom ng maraming tubig para ma-flush out kung ano man yung nag-iipong bacteria doon sa ating pantog. So, kailangan mas umihi tayo. Maaaring makatulong din ang pagsusuot ng mas maluwag na pantalon. Yes.
at cotton na underwear kasi para mas maganda yung ventilation doon. Ang sabi so, nga, pag naka-antibiotics, yes, pwede pong mag-yogurt. Yun lang po. Sa antibiotic, kailangan makita nung doktor. Pero usually, antibiotic, mga 3 days lang eh. Hindi rin kasi pwede basta-basta iinom ng antibiotic. Mamaya, hindi angkop. Tsaka mamaya, masana yung katawan nyo. Masana yung katawan. Kasi antibiotic, pinapatay niya ang good bacteria and bad bacteria eh. Kaya ako ayoko rin. Pag madalas ka nag-antibiotic, napapatay din yung good bacteria mo eh. Kaya gagamitin mo lang siya kung kailangan-kailangan. Libreng tips, libreng gamutan para po sa inyo. God bless po. Ang ulan, umuulan sa maganda at mabait. Lahat tinutulungan, di ba, ng ulan at ng araw. Ganun naman eh. Tulong lang po tayo sa lahat. God bless po.